Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, noong kami ay malayo sa Diyos at nabubuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman sa kasalanan, kami ay nararapat sa puot at walang hanggang parusa ng Diyos. Subalit sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nahabag sa amin, pinasa ni Jesus ang sumpa at parusa na dapat naming danasin at ang lahat ng aming mga kasalanan ay nahugasan magpakailanman at kami ay naligtas mula sa paghukom at parusa sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Kami ay naligtas ng walang anumang ginawa. Salamat po sa dakilang biyaya. Salamat po sa lahat ng biyaya na tumuring sa amin na anak ng Diyos at binigyan ng maligayang pag-asa na makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngayon, umaasa kami na ang Diyos ang mamumuno at gagabay sa amin upang mabuhay lamang kami sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa natitira naming buhay na ipahihintulot ng Diyos. Taimtim kaming nananalangin ang aming mga puso at isipan ay mahawakan ng salita at makapangyarihang kamay ng Panginoon upang hindi na muling mapalayo ang aming puso sa walang kabuluhang bagay ng sanlibutan at hindi na kami kailanman sumunod sa pagnanasa ng laman. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga brothers at sisters sa lahat ng churches sa aming bansa at sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at pinalalawak ang Ebanghelyo sa gitna ng maraming kahirapan. Ingatan ninyo po ang bawat isa at ibigay sa kanila ang kinakailangang biyaya. Panginoon na nag-iingat sa amin sa kabila ng aming kahinaan, pakiusap, panghawakan ninyo po kami at gawin kaming ganap sa pamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan upang mabuhay kaming makabuluhan bilang anak ng Diyos sa natitira naming buhay. Pakiusap, tulungan ninyo kaming tuparin ang gawain ng pagliligtas sa pamagitan ng pagpapalaganap ng dakilang biyaya at pag-ibig na ibinigay ninyo sa amin sa mga kaluluwang patuloy na naliligaw at gabayan sila tungo sa Panginoon. Himukin mo po kaming lubos ng iyong karunungan, salita at pag-ibig upang maunawaan namin ang banal mong salita at maisakatuparan ang iyong kalooban sa aming buhay. Pakiusap, pagalingin ninyo po ang mga may sakit upang magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay sa inyong kalooban at kaluwalhatian sa natitira nilang buhay. Ituro mo po sa amin ngayon ang nais mong ipahayag sa amin ang iyong banal na kalooban at kung anong dapat naming pagkatao sa harap ng Diyos. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Efeso chapter 4. Sa bagong tipan po ito, Efeso chapter 4. Magmula verse 1 hanggang 6. Basahin po natin Efeso chapter 4 verse 1 hanggang 6. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na nasa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ang taglamig ay patapos na at ang mainit na tagsibol ay malapit na.
Yung dilaw na usbong ay lumalabas na sa mga puno na akala mo nung una ay patay na. Namumulaklak yung mga bulaklak at ang tagsibol ay dumarating kapag ang lahat ay bumabalik sa buhay. Sa mundong ito, may mga araw na sobrang init gaya ng summer at may mga araw na sobrang lamig gaya ng winter. Napakaraming problema, kapighatian at mga kahirapan. Pagkatapos nating malampasan ang tagsibol ng kahirapan, alam po natin na tayo'y naghihintay sa maganda at maluwalhating kaharian ng Diyos na darating sa atin. Wala nang mainit na tag-init, yung malamig na taglamig sa langit, at tayo ay mabubuhay magpakailanman sa napakaganda at mainam na liwanag mula sa pag-ibig ng Diyos. Habang mabilis na lumilipas ang oras sa ating harapan, nalalaman natin na yung kaharian ng Diyos, ito ay malapit na at ito ay ating pinaniniwalaan at hinihintay ng may pagpapasalamat sapagkat ang mga araw ng kahirapan ay matatapos na at ang walang hanggan at maluwalhating kaharian ng Diyos ay darating sa atin. Sa kabila ng maraming kahirapan, maraming churches sa ating bansa at ngayon din sa buong mundo ay aktibong ipinapangaral ang ebanghelyo at maraming tao ang naliligtas araw-araw. Yung mabuting balita ay patuloy na ipinahayag. Ito ay labis nating pinagpapasalamat at tiyak na ebidensya na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Ngayon, paano mamumuhay ang mga ligtas na Kristiyano? Ang mga ligtas na anak ng Diyos ay hindi maaring mabuhay gaya nung hindi pa sila ligtas tulad ng paglayo ng kanilang puso tungo sa walang kabuluhang bagay sa mundo at nabuhay ayon sa pagnanasa ng kanilang laman. Sa ngayon, nabubuhay tayo para sa Panginoon at mamamatay tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay kasama natin at tumutulong sa atin upang makapamuhay sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ang buhay ng born-again Christian ay hindi malabong buhay relyoso. Ang banal na Espiritu ay nasa atin na binabago ang ating puso at buhay araw-araw at tinutulungan tayong mabuhay ng makabuluhan bilang anak ng Diyos at nararapat na makapasok sa walang hanggan at maluwalhating kaharian. Bago tayo maligtas, tayo ay talagang nararapat na mapunta sa impyerno dahil sa ating masasamang gawain. Ngunit, ngayon, pagkatapos na maligtas, tinutulungan tayo ng Diyos na maging katanggap-tanggap sa langit bilang kanyang anak sa ating buong buhay. Subalit, marami pa rin mula sa mga bagong ligtas. At kahit na rin doon sa mga matagal ng ligtas, ang patuloy na nabubuhay ayon sa kanilang laman. Sa tingin ko, marami pa rin tao na ang puso ay abala sa mga doon sa mga nakikitang bagay at makamundong bagay sa halip na umasa sa kapangyarihan ng hindi nakikitang Diyos at sumunod sa espiritual na patnubay ng Diyos at mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ito po ay malaking pagsalungat at kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya nga, labis na mahalaga para sa mga ligtas na malaman kung paano mabuhay bilang Kristiyano at ang maraming katuruan sa Biblia. Ang layunin ng ating pagtitipon ay upang pag-aralan ang salita upang malaman ang kalooban ng Diyos at malaman kung ano ang bagay o kung ano yung gabay at pamumuno ng banal na Espiritu at upang makamumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, patuloy akong magsasalita para sa ating buhay Kristiyano sa pamagat na buhay na nananatili sa Panginoon. Sa pagkakataong ito,
ay nais kong ibahagi sa inyo yung kahulugan ng nananatili sa Panginoon. Kung titignan natin ang mga salita na ating binasa doon sa Efeso, ito po ay mensahe para sa mga born-again Christian bilang hintil na iglesia, at tiyak na ang talatang ito ay ibinigay din sa atin sa panahong kasalukuyan. Doon sa chapter 4, verse 1. Sabi, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Noong panahon na isinulat ito ni Apostol Pablo, ito po yung panahon na nagtungo siya sa Roma upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nais ng mga Hudyo na patayin si Pablo, subalit umapila si Apostol Pablo sa emperador ng Roma kay Cesar dahil siya ay isang Hudyo at mamamayan din ng Roma at nais niyang malitis sa harap ni Cesar. Subalit, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, hindi ka mamamatay dito. Napakaraming tao ang sinubukang patayin si Apostol Pablo. Merong halos 40 na tao ang namanata na hindi sila kakain o iinom hanggang hindi nila napapatay si Pablo. Kaya nagtatago sila sa mga eskinita at naghihintay upang patayin si Pablo. Isipin niyo po ito. Si Pablo ay nabingit sa kamatayan ng maraming beses. Nabilanggo ng maraming ulit. Hinagupit ng hindi mabilang na beses. Hinagupit ng pamalo ng 3 beses. 5 ulit na nakatanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. At nagdusa siya sa hindi mailarawang kapighatian at pagdurusa. Sa kabila nito ay prinotektahan ng Diyos si Pablo. Hindi ka mamatmatay. Mayroong ibang lugar para sa iyong kamatayan dahil pupunta ka sa Roma at magpapatotoo tungkol sa akin. Kung ang gawain ng kaligtasan ay makikita sa Roma na sentro ng mundo ng panahong iyon, yung ebanghelyo ay maaring lumaganap sa napaka-ikli o madaling panahon. Katulad ng nasasabi, all roads lead to Rome. Dahil dito, kinabayan ng Panginoon si Pablo patungo sa Roma upang ipahayag ang ebanghelyo. At ang kahilingan rin ni Pablo ay pumunta sa Roma at maipahayag ang ebanghelyo. Kaya ipinahayag ni Pablo yung ebanghelyo habang siya ay nakakulong sa bahay sa loob ng 2 taon sa Roma. Kaya hanggang siya ay nasa bilangguan, nagpadala siya ng sulat sa mga taga-Efeso. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo. Kaya balikan natin ang mga panahong iyon at ating pag-isipan. Ang sulat na ito ay mula kay Apostol Pablo na nangaral ng Ebanghelyo sa mga naligtas na Kristiyano. Si Pablo na hindi nalalaman kung kailan siya mamamatay sa bilangguan sa Roma. Ang sulat na ito ay taimtim na hangarin at pangaral niya. Ang sulat na ito ay tulad ng habili ni Pablo at ito ay isang mensahe ng pag-ibig at taimtim na hangarin sa mga naligtas na Kristiyano. Na kayo'y lumalakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ang pagkatawag ay nangangahulugan na tinawag ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Ayon dun sa Awit chapter 15 verse 1, sinabi, ang kapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Ang ebanghelyong ito ay ipinangaral mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo. Ganun din sa Mateo 24:14, ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Ang ebanghelyo na ipinangaral sa buong mundo ay ang tinig na tumatawag sa mga naliligaw na kaluluwa at mga makasalanan na malapit ng mapuksa upang bumalik sila sa Diyos.
doon sa Isaiah chapter 44 verse 22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Lahat ng kasalanan ay napatawad na, manumbalik ka. Ang Diyos ay nagsusumamo. Ganun din sa Isaiah 45:22. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Tinatawag tayo ng Diyos. Kapag tayo ay naligtas, tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Sinagot natin yung tawag at ang mga sumagot ay ang mga naligtas. Kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ngayon, ang talatang ito ay para sa mga tinawag sa mga naligtas. Na lumakad ng nararapat sa pagkatawag. Iniligtas tayo ng Diyos para sa isang layunin. Sabi ng Panginoon, lumakad ng nararapat. Ayon sa layunin ng ating kaligtasan. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Tulad ng mga salitang ito, ang layunin ng ating kaligtasan ay upang ang ating mga puso at buhay ay mapabanal araw-araw. Ang ating panloob na pagkatao ay maging gaya ng Diyos at maihanda natin ang ating sarili na pumasok sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian. Kaya, inilagay ng Panginoon ang mga naligtas sa lupang ito. Kaya nga, inutusan tayo ng Panginoon na lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Bilang isang taong naligtas, bilang isang anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng karapat-dapat na taong naligtas. Paano nga tayo dapat mabuhay? Pabalik-balik tayo sa simbahan, siyempre, pero hindi lang yun. Ang kahulugan ng talatang ito ay maging isang taong nakauunawa sa salita at kalooban ng Panginoon at naisasagawa at isinasabuhay ito. Nangangahulugan ito na dapat tayong maging tagatupad sa ating buhay. Tingnan natin sandali doon sa Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Dito, lumakad ng nararapat sa Panginoon. Iyan ang Kristiyano ngayon, bilang anak ng Diyos. Dapat tayong lumakad ng nararapat sa Panginoon na nagligtas sa atin. Dapat tayong magpuri sa lahat ng bagay at bigyang lugod ang Diyos Ama na nagligtas sa atin. Sinasabi din ni Jesus dun sa Juan chapter 8 verse 29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Nang nagdesisyon si Jesus na mamatay sa krus, sabi sa Mateo 3:17, ito ang minamahal kong anak na sa Kanya ako lubos na nalulugod. Ito rin yung parehong tinig na narinig ni Jesus sa ilog Jordan nang siya ay mabautismohan. Kaya nga doon sa Mateo 17, nang makilala ni Jesus na sina Moises at Elias doon sa bundok ng pagbabagong anyo, ay tinalakay na si Jesus ay mamamatay sa krus. Sina Moises at Elias ay mga kinatawan ng panahon ng lumang tipan. Kaya nga, binigyan ng dalawang propeta ang gawain ng pagtubos kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus. At isa pang tinig ang narinig. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Namatay pa nga si Jesus sa krus para bigyang lugod ang Diyos. Ngayon, angkop na angkop para sa mga naligtas na bigyang lugod ang Panginoon
na hindi ipinagkait maging ang kanyang bugtong na anak at ibinigay na siya sa kamatayan sa krus upang iligtas tayo, na nag-ahalay ng kanyang buhay para sa atin. Tungkulin ng anak na pasayahin ang mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa kanila. Nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos, tama po? Doon sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa isang salita, dapat nating malugod ang Diyos. Sa Colossians chapter 1 verse 10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya. Lubos! Sa lahat ng bagay, kailangan lang nating gawin ang mga bagay na nagbibigay lugod sa Diyos at pinapupurihan ang Diyos. Namumunga sa bawat gawang mabuti. Bawat gawang mabuti. Para sa mga naligtas, ang bawat buhay na sumunod sa kalooban ng Diyos ay isang mabuting gawa. At ang mabuting gawa ay magbubunga. Ang isang magsasaka na nagtanim ng isang punong namumunga ay mailayunin na diligan ito at alagaan. Ito ay upang magbunga ng mabuting bunga. Ngayon, si Jesus ang tunay na puno ng ubas at ang mga naligtas ay ang mga sanga na nakakabit dito. At ang mga nakakabit nito ay magbubunga ng marami. Doon sa sabi sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami. Kailangan sa buhay natin ang mamunga. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay isang bunga, gayon din ang siyam na bunga ng Espiritu Santo na natutunan natin nung nakaraan. Ngunit hindi ko pa natatapos ang araling iyon. Gayon din, ang pag-akay sa mga nawawalang kaluluwa sa Panginoon para sa kaligtasan ay isang magandang bunga sa paningin ng Diyos. Anyway, dapat tayong magbunga sa lahat ng mabubuting gawa. May isang puno, ngunit hindi ito namumunga. Nagbunga ito, ngunit kalaunan ay nalanta. Pagkatapos, ang bunga ay hindi man lang makain at hindi ito magdadala ng kalwalhatian sa may-ari ng puno ng prutas. Ngayon, kilala ng Kristiyano ang Diyos na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa mga bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang pagkakilala sa Kanya ay nangangahulugan na natanto natin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Napakaraming bagay na kailangan pa nating malaman tungkol sa Diyos. Maliit na bahagi lamang ang nalalaman natin tungkol sa Diyos. Katulad nung sinabi ni Apostol Pablo, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko. Bahagi lamang ay nangangahulugang maliit na parte lamang. May kasabihan na isang bulag ang humawak doon sa isang elepante, ang mga binti ay parang mga haligi. Yung tiyan naman ay parang pader, at ang ilong ay parang isang napakalaking tubo. Sa pamagitan lamang ng paghawak sa isang bahagi ng elepante, hindi natin malalaman kung ano ang itsura nito. Gayunpaman, kapag binuksan natin ang ating mga mata, makikita natin ang buong elepante at masasabi natin, oh, ganito ang itsura ng isang elepante. Tulad nito, maliit na bahagi lamang ng Panginoon ang alam natin ngayon. Kaya si Newton, pagkatapos niya matuklasan yung law of universal gravitation, sinabi niya, ang pagkakakilala ko sa Diyos ay parang isang batang namumulot ng kabibis sa dagat. Kung gaano kalawak ang dagat sa harapan ko, ganoon karaming bagay ang hindi ko nalalaman tungkol sa Diyos. Subalit ang tiyak ay mayroong Diyos at ang Diyos ay lumikha at namamahala sa lahat. Ito'y bahagyang pagkakilala lamang. Subalit ngayon, nais ng Diyos na makilala natin siya ng higit araw-araw. Ano bang kahulugan ng lumalago sa pagkakilala sa Diyos? Sa mundong ito, ang tao'y patuloy na natututo matapos maisilang. Nang tayo'y bata pa, naramdaman natin ang pag-ibig ng mga magulang natin, yung pag-aaruga ng buong pamilya at naunawaan natin ng paunti-unti ang mga dapat gawin. Pumunta sa paaralan upang matuto ng kaalaman ng sanlibutan at unti-unting natututunan ang pamumuhay sa mundo. Kagaya nito, yung mga ligtas ay unti-unting natututo upang makilala ang Diyos. Ang lumalago sa pagkakilala sa Diyos ay nangangahulugang nagiging kagaya natin siya ng higit at higit. Tayo'y nagiging kagaya ng Diyos ng higit at higit.
sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano yung kahulugan ng lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon? Hindi lang ito basta paglago sa kaalaman, kundi pagiging ganap ng ating pagkatao. Kapag ikaw ay naging ganap, ang lahat ng pag-iisip at kilos mo ay mababago. Kapag nakakita tayo kayo ng isang taong kumikilos at nagsasalita ng walang ingat, nang naayon sa kanyang sariling opinion, walang respeto o hindi maganda ang pag-uugali, anong sinasabi ng mga tao bagamat nagtapos ito ng isang universidad na may mataas na antas? Sinasabi nila ang taong ito'y mangmang. Ibig sabihin, hindi pa niya alam ang dapat niyang malaman. Silang tunay na may alam ay mas nagiging mapagpakumbaba habang dumadami ang kalaman at matapos nilang pinapakitunguhan ng iba ng may maamong puso. Ang gayong tao ay ganap na. Ang layunin ng edukasyon ay upang mabuo ang pagkatao. Pagkatao. Habang tayo'y patuloy na nag-aaral ng Biblia, tayo'y lumalago ng higit at higit bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang lumalago sa pagkakilala sa Diyos ay nangangahulugan ang ating pagkatao ay maging kagaya ng Diyos. Sinabi doon sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 4 na maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Dapat nating tularan ang likas ng Diyos. Paano matutularan ng tao ang likas ng Diyos? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang nagpapagaling sa wasak nating puso upang maging higit at higit na kagaya ng Diyos. Ito yung layunin ng ating kaligtasan. Ngayon ay tignan din natin doon sa may Filipos chapter 1, verse 27. Filipos chapter 1, verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ito yung mensahe ni Pablo na ipinadala sa Filipos nang siya'y nakabilanggo sa Roma. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito, kaya nga dapat na lumakad tayo nang nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo at mamuhay para sa Ebanghelyo. Napakinggan natin ang Ebanghelyo at naunawaan ang biyaya ng Diyos at tayo'y naligtas. Ang Ebanghelyong ito ang bumago sa ating puso at buhay at tumulong sa ating mamuhay ng nararapat. Kaya nga doon sa Filipos chapter 1 verse 5, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Mamuhay tayo ng nararapat sa Ebanghelyo. Mamuhay ng nararapat sa Ebanghelyo, subalit kung titingnan natin ang ibang version nito, na isalin ito sa original na salita, maglingkod bilang mamamayan. Mamuhay ng nararapat sa Ebanghelyo, ibig sabihin ay bilang mamamayan. Ano ba yung mamamayan? Mamamayan ng Diyos. Kaya nga doon sa Filipos chapter 3 verse 20 ay sinabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya ang mga ligtas ay pisikal na nabubuhay sa mundo, subalit mamamayan sa kaharian ng langit. Kung ligtas ka, ikaw ay anak ng Diyos at mamamayan sa langit. Mamamayan sa langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Isang karangalan para sa isang taong nakatira sa isang mahirap na bansa na magkaroon ng pagkamamamayan sa isang napakayamang bansa. Noon, may mga taong nagmamalaki na mayroon silang American citizenship at hanggang ngayon, ganun ang iniisip. Dahil ito'y isang mayaman at marangyang bansa. Siyempre, hindi naman po lahat ay mabuti sa Amerika.
marami rin problema doon. Wala masyadong mga bansa na gusto kong tirhan ng ganoon. Nang ako'y pumunta doon sa Switzerland, inisip ko habang tinitignan ko sa mga litrato noon na ito'y napakaganda at ninanais kong tumira sa lugar na ito. Kapag nakakakita ka ng mga malalaking kawan ng tupa doon sa Switzerland, ang mga pastol ay tumutugtog ng plauta habang nag-iikot. Subalit sila'y nagpapastol ng tupa. Mukhang maganda. Subalit, nanaisin pa ba nilang tumira dito? Ang mga taong nakatira dito ay napapagod. Pagod na pagod sila. Hindi lang ng lahat ng paligid ay maganda at mabuting tirhan. Maraming kahirapan at sakripisyo doon. Lahat ng nakikita nila ay magaganda subalit sila'y tumatanda at nagkakasakit. Matapos ang ilang sandali, hindi nga nila alam kung ano ang maganda eh. Ang langit, yung bansang inaasam natin ay at gustong tirhan. Tama po ba sa langit? Anong silbi ng kaligtasan kung walang pag-asa na makapunta sa langit? Sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, iniligtas tayo ng Diyos upang makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Iniligtas niya tayo upang manahin ang walang hanggang langit. Kaya ang mamamayan ng bansang ito ay ninanais ng lumipat doon agad-agad. Kapag kumpleto na ang immigration procedures at naibigay na ang visa, handa na ang lahat. Ngayon, lahat ng visa papuntang langit at ang immigration procedure ay tapos na. Hindi ninyo na kailangan bumili ng plane ticket. Pumunta lang kayo. Kung mamatay man tayo at pumunta na sa Panginoon o pumunta tayong buhay sa Panginoon sa rapture, ang araw na iyon ay napakalapit na. Ang hinihintay natin ang Panginoon mula sa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang ating physical na katawan ay babaguhin sa isang espiritual at malwalhating katawan kagaya ng Panginoon. At tayo'y pupunta sa kaharian ng Panginoon. Doon wala nang taglamig, tagaraw, wala nang sumpa ng kasalanan, wala nang malulupit, wala nang mandaraya, wala nang sakit, wala nang masasamang bagay sa mundong ito. Gaano ba kaganda ang langit na ito? Sa 1 Corinto chapter 2 verse 9, subalit kagaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Gaano man kaganda ang mga bagay sa mundong ito, hindi ito maikukumpara sa langit. Ito'y kakaibang bansa, lubos na kakaiba. Meron tayong makalangit na pagkamamamayan upang makapasok sa bansang iyon. Inaasam natin ang bansang iyon. Gusto ninyo bang mabuhay pa ng mas matagal sa mundong ito? Sinabi ng doktor sa kanyang pagsusuri, meron ka na lamang 2 taon upang mabuhay. 1 taon na lamang. Meron ka na lamang 2 buwan upang mabuhay. Kung gayon, nahihilo ka ba? Sinasabi ng mga ligtas, napakalapit na ng araw na pagpunta natin sa kaharian ng langit. Mas mabuti nang pumunta sa langit at mabuhay na lamang ng 1 buwan o 1 araw. Isa pang araw kaysa mabuhay pa ng mas mahaba na 1 buwan sa mundong ito. Alam kong takot ang mga taong mamatay, nag-aalala at walang pag-asa. Subalit, ang Kristiyano ay hindi. Ang araw kung kailan matatapos ang mga kahirapan sa mundong ito ay ang malwalhating araw kung kailan natin sasalubungin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Ang araw kung kailan natin sasalubungin sa bansang iyon ang mga banal na naunang namatay.
Hinihintay natin yung araw na ito. Kaya hanggang nabubuhay sa mundong ito, dapat tayong mamuhay kagaya ng mamamayan ng langit na papasok sa harian ng Diyos. Bilang mga taong papasok sa langit, ang ating puso, pag-uugali at pamumuhay ay dapat maging kagaya niya ng higit at higit pa. At silang mga naligtas ay ang mga mapupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman. Silang mapupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman ay hindi dapat kapuotan ng isa't isa. Mag-away-away o magselos sa isa't isa sa mundong ito. Kapag pupunta na tayo sa Panginoon sa ilang sandali, bagamat lahat ay mawala, may mga taong pupunta sa isang bansang puno ng pag-ibig at kaluwalhatian lamang ng Diyos, kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. Bakit ba kayo nagtatalo at kinapopuotan ng isa't isa dahil sa napakaliit na problema? Huwag ninyong gawin iyon. Ngayon, kapag ang mga tao ay handa nang pumunta sa langit, lahat ng kanilang pag-ugali, pag-iisip at paraan ng pamumuhay ay mababago. Kaya, mamuhay kayong kagaya ng mamamayan ng langit. Ang isang taong naligtas ay karapat-dapat sa Ebanghelyo at namumuhay kagaya ng taong pupunta sa langit. Karapat-dapat sa Panginoon na nagligtas sa atin. Maging karapat-dapat bilang taong pupunta sa langit. Ang salitang nararapat ay nangangahulugang mamuhay ayon dito, nang tama. Tingnan natin saglit dun sa Unang Tesalonika chapter 2 verse 12. Tingnan natin dun sa Unang Tesalonika chapter 2 verse 12. Unang Tesalonika, chapter 2, verse 12. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Ang salita na siyang tumawag sa inyo ay nangangahulugan siya ang nagligtas sa iyo. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Ang layunin ng pagligtas sa atin ay upang dalhin tayo sa kaharian at kalwalhatian ng Diyos. Ang langit ay napakagandang lugar. Ang langit ay isang bansang punong-puno lamang ng kalwalhatian ng Diyos. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos at buhay ng Diyos, ang layunin ng pagkalikha ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan. Ang layunin ay upang gawin tayong kanyang mga anak, dalhin tayo sa kanyang kaharian at luwalhatiin kasama niya magpakailanman. Ang lahat ng ito ay nawala sa tao dahil sa pagkakasala, kaya yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Nawala sa tao yung kwalipikasyong makapasok sa kalwalhatian. Ang layunin ay para manumbalik sa atin ang kalwalhatian. Kaya nga sa Hebreo 2:10, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng mga pagdurusa. Ang gawain ng pagkakaroon ng maraming anak sa pamagitan ng kamatayan ng tanging anak, ang pagdadala sa kanila sa kalwalhatian, ang gawain ito ay gawain ng pagliligtas sa atin. Ang gawain ng pagliligtas, ang pagdurusa ng Panginoon upang dalhin tayo sa kalwalhatian ay sakdal. Kaya muli, bakit kinakailangan ng tanging anak ng Diyos na magsakripisyo sa pamagitan ng pagpapapako sa krus? Ito ay para iligtas tayo at dalhin tayo sa kalwalhatian. At paano natin ito naunawaan? Hindi natin ito lubos maisip. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Tayo ay dapat lumakad at mamuhay ng nararapat sa Diyos na siyang nagdala sa atin sa kalwalhatian. Kung ang isang tao, siya ay mamuhay ng tulad sa tagasanlibutan na sumusunod
sa mga pagnanasa ng laman at mga nakikitang bagay at physical na bagay, karapat-dapat ba ito sa Diyos? Dapat nating matutunan kung ano ba ang pagiging karapat-dapat sa Diyos na siyang nagdala sa atin sa kalwalhatian at mamuhay sa bawat araw alinsunod dito. Ang araw ng kalwalhatian ay napakalapit na sa atin. Napakalapit na sa atin. Kapag ang isang larva ay pagapanggapang lang dun sa dumi at umabot sa 7th taon nito, matatanggal na yung kanyang balat at lilipad bilang sikada. Sa bansang Amerika, yung sikada, ito ay gumugugol ng 17 taon bago nito maabot yung metamorphosis o yung pagbabagong anyo. Tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, mundong tulad sa isang tumpok ng dumi ng hayop. Kumagapang at gumugulong tayo sa loob. Nagkakaroon tayo ng maraming mga paghihirap at pagsubok. Ngunit, di magtatagal ay mawawala na sa atin ito at magtutungo tayo sa harap sa kaharian ng Diyos nang may malwalhating anyo. Kahit ngayon ay dapat tayong mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos na nananabik sa araw na iyon na darating. May dapat bang ikaingkit ang isang Kristiyano sa mga makasanlibutang tao? Gusto rin ko ng maging kagaya nila. Magaan ba ito ang tignan ito sa iyo? Ang ligtas sa Kristiyano ay dapat gumaya sa mga naunang naligtas, sa mga nabago na at sa mga malaguna sa pananampalataya. Hindi dun sa mga tao na tulad mo din lamang o sa mga mas bata sa pananampalataya kaysa sa iyo na nag-uudyok na maging kontento ka kasi ikaw ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Yung ating pananampalataya, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Ang Panginoon. Na nakatingin lamang sa Panginoon. At nagiging tulad sa Panginoon. Sa pamagitan ng mga paghihirap na ito, si Jesus ay nagtungo sa kalwalhatian. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Ito yung inaasahan at nais ng Diyos na gawin natin. Ngayon, ano ang gagawin mo? Ayos lang ba na mamuhay tayo ng anumang paraan na nakakalugod sa atin? Balikan natin yung Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verse 2. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ngayon, ano ang kailangan nating gawin para makapamuhay tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos? Ang isang layunin ng pagkatawag sa atin ay nakapaloob dun sa Juan chapter 12. Sinabi ni Jesus, siya ay mamamatay para tipunin ang mga nahiwalay na bayan ng Diyos at gawin silang isa-iisa. Silang mga hindi ligtas ay nagpapatuloy sa kanilang sariling daan, tulad sa tupa na iniwan ng kanyang pastol. Ginagawa nila ito ayon sa katigasan ng kanilang ulo, sariling pagnanais at mga kaisipan. Ngunit pagkatapos nilang maligtas, sila ay hindi na mga tupa na walang pastol. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong kaluluwa. At sa Juan 16:16, kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, ang mabuting pastol na nangunguna sa atin patungo sa kaharian. Ang mga ligtas ay nasa kawan ng pastol na pinalalaki, iniingatan at pinangungunahan ng mabuting pastol. Upang gawin tayong iisa. Noong mga nakaraan ay palagi kong inihahayag ang mga salita tungkol sa pagiging isa. Bago ipako si Jesus doon sa krus ay sinabi niya, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay
ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Pakiusap upang sila'y maging isa. Ipinagpatuloy ni Jesus ang ganoong panalangin ng ilang mga ulit. Ang mga ligtas ngayon ay iisa na. Isang amang Diyos, isang kapatiran, isang langit at mamamayan na isang na may isang layunin sa buhay. Kaya tayo ay iisa. Ginaya niya tayong iisa sa loob ng iglesia. Si Jesus ang ulo at ang ulo ay kasama ng katawan. Ito ay iisa. Parang maging isa o para maging isa, anong dapat natin gawin? Ito ang layunin ng pagkatawag. Kaya na may lubos, nakapakumbabaan at kaamuan. Ano yung dapat natin gawin para maging isa? Na may lubos, nakapumbabaan at kaamuan. Bago maligtas, ang isang tao sa kabaligtaran ay mapagpataas pa sila. Ginagawa nila ang lahat ayon sa kanilang sariling daan, sariling mga pamamaraan at kung anong magustuhan nila. Wala silang pakialam sa iba. Iyon ay pagmamalaki. Isang pagmamalaki. Si Satanas ay mapagmataas at di kalaunan ay pinalaya siya sa harapan ng Diyos. Siya na ngayon ay naglalagay ng pagmamataas sa mga tao para dalhin sila sa impyerno. Silang lahat na mga nakikipag-away ay puro mga mapagmataas. Handa nilang apakan ng iba upang umangat sila. Ang kapakumbabaan naman ay ang pag-iisip na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa kanila at marunong rumispeto sa iba. Sinabi ni Jesus doon sa Mateo 11:29, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso." Si Jesus ay lubos na maamo at ang ibig sabihin ng pagiging maamo ay tahimik na sumusunod. Si Jesus ay hindi nagsasalita o nagsalita ng anuman kahit na siya ay pinagmumura ng mga tao, kinapupuotan o kahit pinaghampas man ng paghagupit. Sinabi ba niyang, bakit ninyo ako sinisikap patayin kahit na ako ay wala namang kasalanan? Ito ay hindi makatarungan, hindi ba? Wala siyang sinabi. Wala po. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umatol na may katarungan. Siya ay nananahimik hanggang sa siya ay mamatay. Iyon ang pagiging maamo. Isang kaamuan. Sa paggamit ng mga tao, ito ay kabaitan o pagkamahinahon. Pero ang kaamuan na binabanggit ni Jesus ay ang pusong handang sumunod ng tahimik sa kalooban ng Diyos sa anumang kahirapan. Maging sa loob ng church, nakita ko ang mga taong matapang na magsalita ng kanilang sariling opinyon. Nanghuhusga ng iba, sinisikip na ibaba yung ibang tao, nakikipagtalo, nagagalit at naiinggit sa isa't isa. Ito ay kabaliktaran ng kaamuan. Bakit ba ito nangyayari? Ang mga tao ay nagiging mas higit pang mabangis. Doon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, ang mga uri ng kasalanan sa mga huling araw, subail sa mga magulang, mga walang utang na loob, mabangis. Ang mga tao ay nagiging mabangis, mga taksil. Nagagawa ng mga tao na pagtaksilan maging ang kanilang mga kaibigan para lamang sa kanilang sariling pakinabang. Napakabangis nila. Kung gagambalain o guguluhin natin kahit na ang mga taong mabait ang ugali ay lalabas ng bigla ang ugali nilang tulad ng sa asong gubat, leon at tigre. Sa tingin mo ba yung pusa na nasa bahay mo, maamo? Hawakan mo at gambalain at tignan mo kung anong mangyari. Nakakatakot talaga. Meron silang hindi magandang ugali kahit na mukha silang maamo. Kung masagi mo sila, kung painitin mo ang kanilang ulo, ang tunay nilang ugali ay lalabas. At iyon rin malalaman na sila ay may matinding galit. Matagal na panahon na ang nakalipas, sumakay ako sa isang local train papuntang Busan. Ang sikip po sa mga local trains, tama? Ngayon hindi na ganun kasikip. Sa tabi ko ay may babaeng tahimik na nakaupo na nakasuot na Korean traditional clothes. Kasama ang puting traditional
shoes at maayos na nakaupo ang gaya nito. Sa pananaw ko, mukha siyang bagong kasal. Ngunit, aksidenteng natapakan ng isang tindera ang kanyang puting sapatos. Sinabi ng babae doon sa tindera, "Wala ka bang mga mata? Wala ka bang mga mata?" Sabi niyang ganun. Wow, ang taong tahimik na nakaupo ay biglang nagsalita ng mga masasamang salita. Ito ay nakakatakot. Bigla siyang nagbago. Lumalabas ito kapag naabala ng kaunti ang isang tao. Kapag humingi ng tawad ng isang tao, ang sagot ng maamong tao ay, "Ayos lang. Aalisin ko na lang yung mga maliliit na alikabok. Huhugasan ko na lang." Gaano nga kaamo ito? Pero kapag biglang nasagi at bahagyang naabala, mayroong nakatago sa loob-looban niya. Isang bagay na marahas. Nais ninyo bang abalahin ko kayo ng minsan? Gusto nyo? Wag naman po. Ito ay para lang makita ko yung totoo ninyong pagkatao. Na may lubos ang kapakumbabaan at kaamuan. Ang kapakumbabaan at kaamuan ay palaging magkasama. Ang taong maamo ay mapagkumbaba at ang taong mapagkumbaba ay maamo. Sa Pilipos 2:3, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Hindi natin dapat isipin na tayo ay mas higit at mas mataas kaysa sa iba. Dapat tayong magpakumbaba. Maraming beses na sinabi ng Biblia ang pagiging mapagkumbaba ni Jesus. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Alam ba ninyo kung sino yung naghuhugas ng mga paa? Hinuhugasan ng alipin ang mga paa ng kanilang Panginoon. Doon sa mabuhanging Palestina, hindi sila nagsusuot ng sapatos. Nagsusuot lang sila ng sandals. Ito ay isinusuot sa pamamagitan ng pagpasok ng mga daliri sa loob. Kapag buong araw na naglalakad ang isang tao, dahil sa pawis at buhangin, nagiging marumi at mabaho ang mga paa. Ang mga paang ito, ito'y hinuhugasan sa palanggana na may tubig. Si Jesus ay lumuhod at hinugasan ang paa ng mga alagad. Na-imagine ninyo po ba ito? Ang inyong Panginoon at Guro. Hindi lamang siya Panginoon at Guro. Siya yung tagapaglikha. Siya yung malwalhating hari. Siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit siya ay nagkatawang tao gaya ng isang alipin at pagkatapos ay hinugasan ng mga paa ng kanyang mga immature na alagad at sinabi, "Aking hinugasan ang inyong mga paa. Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo." Anong halimbawa? Halimbawa ng kapakumbabaan. Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Dahil ang mga paa ay marumi, kaya ito ay hinuhugasan. Kailangan pa bang hugasan ng malinis na paa? Kapag nakakita sila ng maliit na kahinaan, pinapatulan ito ng mga tao at pag-uusapan ito at iyan. Kahit na sila ay mayroong mas matinding kahinaan. Sa 1 Pedro 4:8, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang pagtatakip ng mga kasalanan ay ang paghuhugas ng mga paa. Ang isang ina, kahit na immature ang kanyang mga anak, ganun din kasi ako dati. Sinasabi ng iba, "Anak mo ba yan? Grabe yung anak mo. Natuwa ka ba nung nanganak ka sa ganyang anak?" Ngunit, sinasabi ng ina, "Anong sinasabi mo? Siya yung aking natatanging anak na lalaki, ang aking mahalagang anak na babae. Ganito man sila ngayon, makalipas ang ilang panahon, magmamature din sila." Naghihintay ang ina. Ang pag-ibig,
pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ito ay yung umaasa na ang lahat ay magiging mabuti. Ngunit bakit ka lumilikha ng gulo dahil lang sa hindi umaayon sa iyong plano ang mga bagay? Sa pamilyang maraming anak, ang ilang mga anak ay disiplinado. Yung ilan naman ay makukulit, ang ilan ay mapagmataas. Kaya yung paman, niyayakap silang lahat ng ina. Kung nais nating maging ganito, na may lubos na kapambabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Pagtsatsaga. Bakit kailangan nating maging matyaga? Ang pag-ibig ay matiisin. Bakit kailangan nating maging matyaga? Dapat tayong maging matyaga dahil may mga bagay na hindi natin kayang hintayin. Matapos maghintay ng kaunti, sasabihin, hindi na ako makakapaghintay. Kung gayon, ano po ang inyong nais? Pagtatyaga ay ang paghintay hanggang sa huli. Minahal ni Jesus si Judas hanggang sa huli kahit alam niyang ipagkakanulo siya ni Judas. Hinugasan niya ang mga paa ni Judas at kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanya. Ito ay pagpapahayag ng pag-ibig. Siya ay nagmahal hanggang sa huli at ipinagkanulo ni Judas ang pag-ibig na ito. Kung ipagkanulo man o hindi ni Judas, mahal siya ni Jesus. Ito yung puso ng Panginoon, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kung hindi matiyaga ang Panginoon gaya natin, dapat ay napalayas na tayo sa harapan ng Diyos. Gaano nga katagal naghintay ang Panginoon sa atin? May pagtsatsaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ito ay dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya ng kung paanong tinanggap tayo ni Jesus, dapat din tayo magkaroon ng malawak na puso na tanggapin ang isa't isa. Nang tanggapin natin o nang tanggapin tayo ng Diyos, tinanggap niya ba tayo dahil wala nang anumang problema sa atin? Hindi po. Tinanggap at niyakap niya tayo ng buo dahil sa kanyang pag-ibig at kaawaan. Magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kapag nakakita ako ng mga kapatid na gumagawa ng gulo dahil lang sa maliit na problema, sa isip-isip ko, kailan ba sila magmamature? Bakit ganun? Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Yung buklod ng kapayapaan ay ang pag-ibig. Tayo ay nagiging isa sa pamagitan ng buklod ng pag-ibig. Merong isang hymnal, tama po ba? The Unity of the Spirit. Pinagkakaisa tayo ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang kapakumbabaan at pag-ibig ni Kristo upang maging isa. Ito ay para tayo'y maging isa na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Dapat tayo ay maging isa. Paano? Pinaparaya ba ninyo ang lahat ng pagkakamali ng mga brothers at sisters sa inyong puso? Matatanggap ba ninyo ito? Pili lang ba ang tinatanggap ninyo? Iniisip ng tao na ito ay mali dahil ito ang trato niya sa akin at ang taong ito naman ay malapit sa akin dahil meron kaming pagkakapareho. Tama po ba? Kaya dapat ba pili yung lamang yung ife-fellowship nating mga kapatid? Maring ito ay maging makatao at pisikal na pag-ibig. Kapag malawak ang ating puso, kaya nating tiisin ang kahinaan ng iba dahil sila ay mabubuhay sa langit magpakailanmang kasama natin. Maging siya man ay mabuti o hindi, nakapag-aral o hindi, kahit na siya ay hindi mature at may mga pagkakamali. Pinaraya tayo ng Panginoon, ngunit bakit hindi natin kayang magparaya sa isa't isa? Bakit hindi natin makayanan na magparaya sa isa't isa?
Buksan natin po sa Filipos chapter 2. Filipos chapter 2, verse 2 hanggang 3. Filipos chapter 2, verse 2 hanggang 3. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos? Maraming mga tapat na kapatid, sila ay mahusay at magandang huwaran na church. Kasama sila ni Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo at nagpadala ng mga bagay na kinakailangan niya. At dun sa Filipos 4:3, na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Si Lydia ay mga ngalakal ng telang kulay ubi ay yung naligtas sa Filipos. Ayon dun sa Gawa chapter 16, naligtas si Lydia at binuksan niya ang kanyang bahay. Kung inyong hinahatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking buhay at doon tumigil. Sina Pablo, Silas at si Lucas, na siyang nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Lucas at iba pa, ay yung iba pang mga tao ay nanatili sa bahay ni Lydia at ipinangaral yung Ebanghelyo. Yung iglesia ng Filipos ay nagsimula sa sambahayan ni Lydia. Hindi lamang si Lydia, kundi maging ang ilang mga sisters ay ginamit para sa pangangaral ng Ebanghelyo nung una. Nang ating church ay nagsimula, maraming mga sisters ang nanguna sa paggawa. Unang nagkasala ang babae, ngunit kadalasan ay mas naunang maligtas ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa panahon ni Jesus, ang mga naglilingkod ng mabuti kay Jesus, ang sumusunod sa kanya, ay naglilingkod sa kanyang mga alagad ay hindi yung mga lalaki kundi yung mga babae. Pumaroon yung mga babae sa ilalim ng krus sa libingan ni Jesus kahit na yung mga alagad ni Jesus ay nagsitakas. At nagsakripisyo rin ang mga babae para sa Ebanghelyo at mas gumawa ng mabuti ngunit sila ay matapang sa kanilang sariling opinyon. Kaya naman mayroong pagtatalo sa Iglesia ng Filipos. Nagagamit ng mabuti ang mga babae para sa Ebanghelyo, ngunit ang ipagsapilitan nila ang kanilang sariling opinyon, ito ay seryosong problema. Napakalaking problema nito. Sinisikap nilang ipilit yung kanilang opinyon na iniisip nila na sila yung pinakamagaling. Kung ang ibang tao ay sumalungat sa kanila, sila ay nakikipaglaban dito, kaya't sinabi ni Pablo ang ganito, gayon ding pag-iisip at gayon ding pag-ibig, ating natanggap ang pag-ibig ng Diyos, ngunit ang gayon ding pag-ibig ay hindi nangangahulog ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay mayroong kondisyon na pag-ibig, kagaya ng mga kung ang ibang tao ay magyustong ugali sa isang tao, ito ay kanyang minamahal. Ngunit kung ang isang tao ay mayroong ibang pananaw, ito ay kanyang kinapupuotan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay pag-ibig na agape. Ito ay walang kondisyon na pag-ibig at perpektong pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagtatala ng pagkakamali, kung tayo ay mayroong gayon ding pag-ibig at magkaisa ng diwa, ay wala tayong problema. Ano yung magkaisa ng diwa? Ito ay ang pag-iensayo kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos. Na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Ang pag-iisip ay isa kay Kristo. Sa Filipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Dito, sinasabi ng Biblia, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Sinasabi ng Biblia na yung pag-iisip ni Kristo ay maging sa inyo.
Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Ano ang pagpapaligsahan? Ito yung pagyayabang sa sarili at pagiging mataas. Huwag ninyong gawin ang anuman sa paligsahan at pagmamataas. Kundi maging ganito tayo, tayo ay maging isa. Napakahalaga na tayo ay maging isa. Kaya nga doon sa sinasabi na napakahalaga yung pagkakaisa. Kaya sa Kolosas, Chapter 1, verse 20, Colossians chapter 1, verse 20, na ginagawa ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tayo ay nakipagkapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng krus ni Jesus. At sa kabilang banda, tayo ay nakipagkapayapaan naman sa mga taong naligtas. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 18, sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 18, sabi, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili. Ang Diyos ay nakipagkasundo sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na namatay sa krus. Pinagkasundo tayo sa pamagitan ni Jesucristo na namatay doon sa krus. At ito ay mahalagang salita at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Tayo ay pinagkasundo ng Diyos at ibinigay din sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano yung ministeryo? Na ang mga makasalanan ay maipagkasundo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung ang kaluluwa ng tao ay maligtas, kahit siya ay dating kaaway ng Diyos, siya ay maaring maipagkasundo. Ang Diyos ay ibinigay ang kanyang kamay sa atin na mga dating niyang kaaway para tayo ay maipagkasundo. Nang tayo ay maligtas, dapat nating hawakan ang kamay ng Diyos at dapat nating panatilihin ang kapayapaan sa mga ligtas na tao. Ibinigay niya sa atin o ibinigay sa atin ng Diyos yung ministeryo. Sa Mateo chapter 5 verse 9, sinasabi doon, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa Mateo chapter 5 verse 8, mayroong mga walong uri ng biyaya, ngunit kung ating pag-iisipan ng detalyado, ang pangwalong biyaya ay naulit. Kaya mayroong pitong uri ng biyaya. Gayunpaman, ang huling salita ay mapapalad ang mga mapagpayapa. Ang pangtatak ay tinatatak ng anak ng Diyos sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Bakit napakalagang makipagpayapaan? Sino ang magpapapayapa? Binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesus at ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang kapayapaan sa pagitan ng mga naligtas na brothers and sisters ay ang patunay na tayo ay anak ng Diyos. Alam ba ninyo ito, brothers and sisters? Pag-isipan natin ng seryoso ang tungkol dito, nahihirapan daw silang makipag-fellowship sa ibang taong ligtas. Sila ay parang iisang tao. Sila ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling pag-iisip. Sinasabi nila na ang ibang mga tao ay hindi nila katulad. Meron bang tao na kapareho mo sa mundong ito? Meron bang tao na katulad mo? Kung makakatagpuhan ng taong katulad mo, ito ay di pangkaraniwan. Tinatanggap natin ang bawat isa na may biyaya at pag-ibig ng Diyos na kung paanong tinanggap tayo ng Diyos sa kapayapaan at pakikisama. Tama po ba? Ito yung fellowship. Tayo ba ay nakikipag-fellowship sa mga taong kapareho lamang natin? Hindi. Ito ay patunay ng kaligtasan na ang mga ligtas na tao ay naging iisa simula nang sila ay maligtas. Ito yung patunay na sila ay mga anak ng Diyos.
Sa unang Juan chapter 3 verse 14, nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ano ang patunay na tayo ay ligtas na? Ito ay ang iniibig natin ng isa't isa. Kahit na sabihin ng isang tao na siya ay naligtas na, subalit nahihirapan daw silang makipag-fellowship, bakit? Dahil iniisip niya na ang puso ng ibang tao ay hindi kagaya ng kanyang puso. Subukan ninyong humanap ng tao na mayroong kagaya ng pag-iisip ng sa inyo. Meron ba kayong kapareho na tao sa mundong ito? Kung meron tayong ganitong pag-iisip, maaari ba itong tanggapin ng Diyos? Bakit mayroong makitid na pag-iisip ang mga Kristiyano? Bakit? Doon sa Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kapag tayo ay nakikipagkapayapaan, ito ang nagtatayo ng iglesia. Ginagawa ng Diyos na iisa ang iglesia sa pamagitan ng mapagpayapa. Ang iglesia ang katawan ni Kristo. Ito ay nangangahulugan na ito ang tanda na tayo ay anak ng Diyos na tinatawag ng Diyos na kanyang mga anak. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay magiging anak ng Diyos sa ganitong paraan, ngunit ito ang ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya't sinasabi ng Biblia na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan na nagsisikap. Sa salitang ito, mayroong malagang kahulugan. Inuutos ng Diyos kay Adan na sundin ang kautosan sa Hardin ng Eden. Magbantay. Bakit niya sinabi ang ganito? Dahil mayroong mga mananakop. Dapat mong mapanatilihin ang iyong magandang kalusugan. At ang virus ay pumapasok sa ating katawan upang patayin tayo. Ang buong katawan. Bakit kaya nagsusuot ng face mask? Nagsusuot tayo ng face mask upang mabantayan ang ating kalusugan mula sa virus. Di ba? Sinusuot natin yung face mask. Dapat din nating panatilihin yung ating kalusugan at pamilya. Kung hindi natin mababantayan ang ating pamilya, ito ay maaring masira. At dapat din natin mabantayan ang bansa. Kung hindi natin mabantayan ang ating bansa, ang mga kaaway ay maaring sumakop anumang oras. Ang mga mamamayan ng isang bansa ay dapat maging isa upang mabantayan ang isang bansa. Kung ang mga tao ay mayroong pagkakabahabahagi sa oras na iyon, ang kalaban ay maaring sumakop sa kanila. Ang bansa ay dapat maging malakas upang mabantayan ang isang bansa. Yung mamamayan ng isang bansa ay dapat magkaisa upang mabantayan ang bansa. Okay? Bakit sinabi ng Diyos na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan? Hindi kayang agawin ni Satanas yung ating kaligtasan, ngunit kaya niyang sirain ang ating Kristiyanong pamumuhay at sirain ang mga gawa ng Diyos. Upang magawa ito, ano ang kanyang ginagawa? Ang mga ligtas na tao ay ginagawa niyang magbahabahagi at hindi maging isa. Kung ang mga Kristiyano ay nagkakabahagi, ang Kristiyanong pamumuhay ay magiging imposible at hindi tayo maaring mamuhay ng naayon sa banal na Espiritu at hindi natin maipapahayag ang Ebanghelyo. Ito ay alam na alam ni Satanas kaya't ginagawa niya na tayo ay magkabahabahagi. Sa Colossians 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Tinawag din naman kayo sa isang katawan. Tayo ay pinagkasundo sa Diyos, tinawag sa isang katawan upang makipagkapayapaan sa mga tao. Nangangahulugan ito na tayo ay tinawag sa isang katawan. Bakit napakaraming verses na nagsasalita tungkol dito? Kaya't kayo'y maging mapagpasalamat. Nangangahulugan ito na huwag tayong magreklamo sa isa't isa at maging mapagpasalamat sa isa't isa. Ang mga ligtas na tao ay dapat maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Kahit na ang ating mga kapatid ay mayroong kahinaan, ngunit dahil tayo ay mga ligtas na brothers at sisters, dahil tayo ay nananatili sa iglesia ng magkakasama, ay dapat tayong maging mapagpasalamat sa isa't isa.
paano ko sabihin, ayaw kitang makita, umalis ka dito? Ito ba ay maganda na paalisin sila dahil ayaw natin silang makita? Dapat tayong maging mapagpasalamat na ang mga brothers at sisters na sila ay kasama natin. Tayo ay nalulugod sa kanila. Dahil maraming brothers at sisters ang nakikipag-fellowship ng magkakasama, tayo ay maaring magpasalamat sa Diyos. Tinawag din naman kayo sa isang katawan. Tayo'y tinawag sa isang katawan. Tayo'y tinawag sa isang katawang hindi dahil tayo ay perpekto. Kahit naligtas na tayo ay marami pa rin problema sa atin, gayunpaman, tayo ay naging isa sa katawan sa pamagitan ng bautismo ng isang Espiritu Santo. Dahil tayo ay isa na, tayo ay nagiging ganap paunti-unti. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay nagiging isa dahil tayo ay perpekto. Isang lalaki at isang babae ay nagkakilala bago ikasal. Minahal nila yung isa't isa at nagpasya na magpakasal. Subalit marami silang problema. At sa kaso ng ibang tao, sa panahon ng kanilang honeymoon, ay nag-aaway sila. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nila. Habang sila ay nagsasaba, sinasabi nila, nagsisisi ako na nagpakasal pa ako. Hindi ko alam na mangyayari ito. Pero habang sila'y nagsasama, ay nakikilala nila at nauunawaan ng isa't isa. Nakikilala nila ang personalidad ng isa't isa, pagkatapos ay napagtitisan at nagpaparaya sila sa isa't isa at inuunawa at sinisikap na tulungan ng isa't isa paunti-unti. Sa gayon ay nagiging isa sila paunti-unti, hindi po ba? Pagkatapos ang ating kaligtasan, tayo ba ay magkakapareho na? Hindi po, magkakaiba. Ang kaligtasan natin ay pareho, ngunit marami pa rin sa atin ang pagkakaiba. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Dapat ba na patuloy tayong manghusga? Malaking bagay po ba ito sa atin? Dapat tayong magtiis, magparaya at unawain at tulungan ng isa't isa. Sa gayon ay matutularan natin yung Panginoon ng paunti-unti at tayo ay magiging isa paunti-unti. Ito yung church. Doon sa Mateo 18:30, patuloy ko itong ipinapaliwanag dahil kapos na tayo sa oras. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Sinabi ni Jesus kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo. Nung binasa ko ito, hindi ko tanong pinag-iisipan. Subalit nang basahin ko ito ulit, ay nagulat ako sa talatang ito. Kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo? Sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Anong ibig sabihin nito? Sa Pilipos 2, upang ang pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Anong ibig sabihin ng lumuhod ang bawat tuhod? Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag sinabi nating nagkakatipon tayo rito para sa pangalan ng Panginoon ay nasa kaligitnaan natin si Jesus. Ang dalawa o tatlo ay ang taong naligtas sa pangalan ng Panginoon at sila ang lumuluhod sa harapan ng pangalan ng Panginoon para sa kanyang pangalan. Kapag sila ay nagtitipon, maging dalawa o tatlo, ang Panginoon ay nasa gitna nila. Ang nag-iisa ay hindi church. Ang church ay nagsisimula sa at least dalawa o tatlong tao. Ano ba ang ibig sabihin nga ng Panginoon ay nasa gitna nila? Dito, ang dalawa o tatlo, ang mga taong nagpasakop sa kanila ay kumikilos. Tingnan natin doon ulit sa Efeso chapter 3. Basahin natin mula doon sa verse 20. Ay, dahil po sa nakamask kayo, babasahin ko na lamang ito, yung verse 20. Ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Tayo po ito, mga ligtas, mga taong isinuko ang kanyang sarili kay Jesus. Dalawa o tatlo o sampu, 100, mas marami, mas mabuti. Subalit ang Panginoon ay hindi kumikilos dahil sa marami, kundi kumikilos siya sa mga taong isinuko ang kanilang buhay sa Panginoon.
sa kanila na mga tinalikuran ang sariling ideya para gawin ang kalooban ng Panginoon. Sa kanila na pinutol ang sariling ideya upang gawin ang kanilang ulo ang Panginoon. Kapag nagtitipon ang gayong mga tao, ang kalooban ng ulo ay naisa sa katuparan sa kanila na siyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihang gumagawa sa atin. Naroon ang kapangyarihan. Ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa atin, dahil ang Panginoon ay gumagawa sa atin, mayroong dakilang gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sa mga gawa, chapter 2 verse 42 hanggang 47, sinasabi na 3,000 bagong mga Kristiyano ang naipanganak na muli. Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay. At nagpupuri sa Diyos at idinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang Panginoon ay gumagawa dito. Ang Diyos ay hindi makakagawa sa mga taong dalawa ang pag-iisip, nag-aaway, namumuhi sa isa't isa. Kapag ang tao ay may iisang pag-iisip, ang Diyos ay gumagawa. Ang liwanag ng araw ay hindi makakasunog ng anuman, subalit may mga convex lenses. Hindi ito convex lens eh. Pero kapag naipon ang liwanag ng araw, ito ay aapoy. Alam po ba ninyo ito? Hindi ko magagawa, subalit magagawa natin. Kung meron tayong isang isipan, ay magkakaroon ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kung tayo ay magsasama-sama, tayo ay mabubuhay. Kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, tayo ay mamamatay. Tama po? Kung tayo ay magsasama-sama, tayo ay mabubuhay at marami ang maliligtas. Kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, ang buhay Kristiyano natin ay mabibigaw at walang magiging gawain ng kaligtasan. Kaya nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Dahil si Satanas ay kumikilos para sirain ito, sinabi ng Biblia, ingatan. Dahil hindi iningatan ni Adan, ang halamanan ng Eden ay nawasak. Ang problema sa pagitan niya at ng Diyos ay nangyari. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Ang trahedya ay nagsimula. Dahil hindi niya iningatan ang halamanan ng Eden. Ngayon ay kailangan nating ingatan ng church. Huwag nating sirain ang ginawa ng Espiritu dahil sa ating pagkakamali. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Ito ay utos ng Diyos sa ating lahat. Ang na masasamang pananalita, pagkamasarili, yung pagkaingit, alitan ng mga tao, walang pakialamanan, pag-aaway, katamaran, pagkamasuwayin, ang mga maling doktrina. Ang mga ito ang sumisira sa ginawa ng Espiritu na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Nakuha niyo po ba? Ito yung dapat nating gawin sa church. Ganito ang dapat nating gawin para sa ating mga kapatid at upang ang gawain ng Diyos na pagliligtas sa mas marami pang kaluluwa ay maisakatuparan. Sa mga taong ipinipilit yung sarili nilang mga opinyon, yung kanilang sariling kaisipan, yung sariling katigasan ng ulo at emosyon, sila ay palalo. Sa mga palalo ay naroon ang walang katapusang pag-aaway. Maling-mali po ito. Kaya huwag nating wasakin ang itinayo ng Espiritu dahil sa ating pagkakamali. Nangangamba ako na baka makalimutan ninyo kaagad kapag marami akong sinabi. Kaya naman, hanggang dito na lamang muna, sasabihin ko at ipagpapatuloy na lamang natin ito sa susunod. Sa susunod natin, ipagpatuloy po ang pag-aaral na ito. Kaya naman po,
ay manalangin na tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos at sa biyaya na pagtulong sa amin na makapamuhay at makasunod sa church sa katawan ng Panginoon sa masaganang biyaya ng Diyos sa buhay at sa paggawa ng Espiritu. Salamat po sa biyaya na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan namin at ginagawa kaming iisa ng Espiritu Santo sa Kanya. Sa gayon ay nagagawa namin ang banal na gawain ng Diyos. Naway makalakad kami ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos. Bilang nararapat sa pagkatawag ng Diyos, naway mapatawad namin ang isa't isa sa pag-ibig na may kapakumbabaan, kaamuan at pagtitiga. Pangunahan mo din po kami na mabuhay para sa iyong banal na kalooban at kalwalhatian ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin. O Diyos, ingatan mo po kami sa gayon ay makapamuhay kami bilang magkakapatid ng iisang Ama, na may pananampalataya at pag-asa sa iyong kaharian sa aming natitirang buhay. Gayun din, huwag mo po nawang ipahintulot na makakilos ang Diablo sa gitna namin at mahati kami at ingatan ang gawain ng Diyos mula sa pagkasira. Ipinagkakatiwala po namin sa gabay ng Panginoon ang aming natitirang buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.